Isimulan na po natin ang ating gallow making. Hey, yeah, ano yung mga materials na kailangan po natin, Miss Daphne? Alright, so first, we have soy wax. Soy wax? Yes, soy wax. We will do doing soy candles. Uh-huh. Yes, soy wax. What do you mean? As in yung from the soya? Soybeans? Yes, come from soybeans, which is natural and renewable. Wow! Yes. Okay. So parang organic yes, din tong kandila mo? Yes, bale, natural waxes lang talaga yung in-offer namin na candles. Oo, oh, oh, yes. Okay. So ito na, yes. Tutunawin mo yes, to, tama ba? Bale, ime-melt natin uh-huh. siya. Okay. So pag may melt ng mga ganito, meron ba siyang, ayan, ayun na nga, yes, temperatura, opo, yung temperature, yung init. Yes, so, o, diba? Opo. So nandito na yung pre-skilled na soy wax and turn it on the thermometer para mamonitor yung temperature niya. Temperature niya, yes. Kung mainit or... Pwede po pakita natin yes. para makita nila, ayan, no? May numero ka, yes. ha? So, so maghihintay ka lang. Yes, ng tamang temperatura. Opo. Bale, i-mix lang siya from time to time uh-huh. para faster lang yung pag-melt. Ilan po yung temperature na kung kailangan? So, there's what we call po melting point. Yun yung temperature na kung point na nag-liquify, fully melted na yung wax. So, okay. It's 150 degrees Fahrenheit. Okay. Yes, 75 pa lang, wala yes. pa. Yes. So, actually, this varied per supplier. So, I always remind po yung mga students ko na ask the details of the materials they are purchasing. Correct. Kailangan, kagaya ng ginawa ni Miss Daphne, inaral niya muna lahat bago, yes. ka, bago siya nag-start. Nung kanyang business. Yun ang, yes. Actually, yun ang tamang ginagawa mo. Yes. Para mas magkamali ka man, konting-konti yes, lang po. Yung mga ano mo mga challenges na dadaanan. Yes. Very okay. helpful din talaga pag mag-attend ka ng workshop. Ayun! Ah, may workshop Nakailang din workshop pala. Nakailang workshop ka bago mo na-master itong iyong class? Actually, once lang naman po. Wow! Nag-workshop lang ako for the basic para sa mga other na details kasi... Not all the things that you have to learn is uh-huh. nasa free tutorial sa YouTube. Ang yung bang inattendan mo na workshop ay Filipino rin yung gumagawa or you parang opted for mga yung sa abroad? May Filipino po siya. Ah, yung yes. nagturo. Okay. Yes. That's nice. Okay. Pang home, kung halimbawa pang home consumption lang, marerecommend po ba ninyo na gumawa sila o better na bumili na lang? Best po is bumili na lang to of course to support the local suppliers yes. so yes then kasi kung maliit lang naman very hassle kung gagawa ka lang ng isa para sa'yo dalawa lang. Yes uh-oh. And uh-oh. Hindi kasi siya parang very easy na gawin kasi hindi lahat ng napupurchase mo ng materials online is talagang good yung quality niya. Yeah. So, mm-hmm. in the long run, baka magka... Nalugi ka pa! Magkaka-incur ka lang okay. ng bigger cost. Or, yes. baka mamaya, hindi pala siya safe yes, for you. Po. Yes. Mm-hmm. So, ate, magkano usually ang panimulang puhunan sa home-based candles business? You can start your candle business as low as 5,000. Uy! Yes. Kasahala mo lahat-lahat na yon. Yes. Pati yung mga yes. packaging mo, ganyan. Yes po. And if wow. you want cheaper, mm-hmm. I recommend yung rebranding na sinasabi. Tama. Kasi hindi ka na mag-undergo ng trial and error. Kagaya niya. Yes. Rebrand mo na lang. Rebrand niyo na lang. Mag-order ka sa kanya ba na, tapos rebrand mo na ba? Pwede naman. Ayan, pwede mo pag-usapan. Ayan! Natunaw na! Okay. Ay, natunaw na siya. So, ano po yung next step na pwede gagawin niyo, ma'am? Pwede ba? Oo, sandali. Okay. May I patungan think, meron ba tayo? Meron ba tayong ano, patungan? Oh, ito yan. Pwede po ba dito? Hindi, pwede yan. Ano yan? Weighing scale yan. Okay? Meron tayo ng patungan para lang yung ating mesa ay hindi masira. Pero yes. inaral mo rin ba yung pricing mo dito sa iyong brand? At paano ang ginawa mong pricing? Kasi knowing na kumusta yung market, gaano kalawak yung market ng mga mahilig sa kandila? Bala yung market, I always remind yung mga students ko na hindi ganun kadali yung marketing ng candles kasi since it's not a commodity. Mm-hmm, mm-hmm. So,
seasonal lang yung sa marketing niya. Yeah. And pag holidays, yun yes. yung parang sa peak. Marami kayo. Okay. Oh, ito na. So natunaw na natin, ano ang susunod mo dyan, Miss Daphne? Yes, so since umabot po tayo ng lagpas melting point, no. which is okay. 217 degrees Fahrenheit na. So let's wait again for okay. until it reaches 150 degrees Fahrenheit para okay. ma-add yung fragrances. So yes. Ano yung mga fragrances na to? Saan mo siya na-purchase? Online lang din. Online yes, lang din. Ano yung usual supplier? Na mga fragrance yung parang maganda for, sabi mo kanina, for mental health? Yes. Ano yung mga sample mo ng mga fragrance? Yes. Bale, bestseller po namin kasi usually na tinatanong kasi nila kung ano yung best for mental health para sa relieving stress, ganun. So, we always recommend lavender, vanilla. Yes. Okay. And sometimes I also recommend citrus scents kasi nakaka-alive sila ng feeling. Bango, actually. Yes. And actually, ang dala niya ngayon ay citrus, yes. ha? Ang bango! Citrus. Nakakabuhay talaga ng yes. ano, ng... Nang umaga, oh, bango niya kasi, diba? Ayan, makikita mo kasi. Try so, yung iba talaga. Oo, correct, meron pa. You wanna try, ayan, yes. meron tayo dito. So, ano yung nagagawa ng lavender, halimbawa, sa mental health mo? Ano yung epekto niya sa katawan ng tao, sa mind ng tao? Actually, pag naamoy nyo kasi siya, parang na-relax kasi yung feeling nyo. Tama. So, actually, yung lavender kasi po, nagbibigay siya parang ng good vibes or relaxing vibe for the users. Yeah. Yes. Pero itong mga ano po ba, may mga expiration po ba itong mga homemade candles? Mm-hmm. Rule of thumb is 12 to 16. 12 to 16 months. Okay. Okay. Yes, matagal naman mo. Sa but, pagkabukas yeah. mo. Yes, up and creation. Oh, yes. Up and creation. So, sinilalagay din yes, ito. Ma'am. Okay. Eto na! So, okay na ba to? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi konti pa. Rin. Okay, pero ito, pag na-reach po natin yung kinakailangan temperatura, meron siya ditong mga bote. Yes. At nakikita nyo, nasa mga dark bottles yung ano, no? Yes. May reason behind it. Yes. Kasi minsan mas na-preserve yung scent yes. pag nasa amber bottle siya. And ini-store siya actually sa dark area. Uh-huh. Sa walang palang dark and storage. And magandang yes. hindi naarawan, hindi naiinitan. Yes. Ayan. Ano raw yung tip para maging maganda yung sindi or apoy ng kandila pero hindi madaling maubos? Actually, for soy candles po kasi medyo... Mabilis talaga. Medyo complicated kasi yung pagsindi ni soy candles. Oh! Yes, actually, lahat ng natural waxes na candles. Mm-hmm. So, parang may required siya na minimum of 1 hour para sindihan. Kasi magkakaroon siya what we call tunneling, yung parang hindi lahat ng area ng candle na melt niya. Okay. So, dapat sa first burn, especially for the first burn, mm-hmm. is... matunaw lahat ng top niya. So that's what you call the full melt pool. Parang na-achieve lahat na... How do you do yes. that? Minimum of 1 hour of... I mean, pero sisindihan mo yung, yes, yung wick niya. Yes. Yung kanyang pinakagitna. Yes. And then makikita mo, natutunaw na yung ibabaw niya. Yes po. So dapat proper din yung wicking. Ito yung tinatawag ng wick. Yes. Ano to, Ate Daphne? Pwede rin po bang bumili sa inyo ng raw materials? Saan po ba kayo pwedeng makontakt para, ano po, syempre? Ayan. Sa mga gusto rin yes. mag-start ng kanilang para, business. Yes. Yeah. So if you want to start your business, you can purchase raw materials from us. So at my homegrown PH sa IG, Instagram, Facebook, or TikTok. So, yes. So para lang ano kasi hindi pa natin na-reach yung ano yung yes. yung certain ano. Parang ano ang susunod that's na gagawin ay ihalo yung scent. Pagkahalo ng scent ilalagay na sa packaging, tama? Yes po. Okay. Bale, while waiting naman to reach that certain temperature, we can prepare our jars. Yeah, yes. ito yung kanilang jar. So gumagamit siya ng anong tawag natin dito? Tin cans. Yes. Yan. And then meron siyang glass. Jar. Ayan. Yes. Siyempre, ang unang nilalagay ay yung wick, tama ba? Yes right? po, yes. Ayan, yung wick, yung parang gitna. Ano bang tawag natin yan sa Tagalog? Nakalimutan ko. Ang alam ko kasi... Mitcha. Diba? Oh, mitcha! Correct! Mitcha. There you go, mitcha. Yes. Ng ano, ng kandila. Ayan, so ilalagay niya. So, here's cotton wick, number 50. So, may number din kasi iba-ibang number ang wicks. Ah, yes. Kasi may manipis, depende yes. sa kapal. Okay. Nakadepend siya yung diameter ng jar, kung ano yung number ng wick na. Ang galing, may ganun pala. Yes.
Amazing. Ang dami natin natututunan ngayong araw na to, yes, ha? Yes, tama. Ayan, tapos sa kanya niya ididikit yan dyan. Yes, may sticker dito. Uh-huh. Tapos tatanggalin lang. Para hindi lang mag-move. Yes. And make sure lang na naka-center. Aha, uh-huh. Ayan, no? Naka, ayan. Mga satisfying po, no? Nyo? Yes. Nakita niyo ba? Ayan. Ayan, no? Ay, ganda. Diba? Tapos pati na rin dun sa glass. Yes. Okay. Then, ito yung what we call the metal, metal wick holder para ma-center natin yung wick sa gitna. Galing, may mga gadget, yes, talaga for ano, no? Actually, may mga gamit. May mga gamit talaga, yes, para dyan. Ayan. Actually, you can use popsicle naman or chopstick. Kung, pwede rin. Yes, oh, pwede kung wala pa talaga yung budget, yes, para dyan. Okay. Any heavy enough naman na kayang i-secure sa center, okay, nung wick. Ayan, so ito, nakuha na ba natin? Yes, okay naman. Medyo na? Ayan. Pwede na, yes, actually, pwede okay na po yan. Pwede na raw yan. Pwede na, meron pwede na. Na. Ayan. So, ilalagay, lalagay muna nung scent. Yung, gaano karami paglagay ng scent pala? Sa bawat ilang... Balit, 12% and below relatively to the weight of the wax only. So, 10% ng weight ng wax. Bawal siya sa sobra. Basta wag beyond 12% kasi hanggang doon lang kayang i-hold na fragrance, okay, ng soy wax. Oh, ayan siya. Yes. Okay, so meron din siyang gamit ng tong ito yung pang-sip-sip no, yes, ating para maipatak niya dito sa ating melted wax, soy wax, sa ilalagay niya na 'yan. And then sa kanya 'yan ngayon hahaluin. Meron bang certain tagal yung paghalo ng ating scent doon sa kandila, yeah, sa wax, sorry? Yes po. So upon mixing or adding the fragrance oil, mm-hmm, you have to mix it for or stir it for 2 minutes. 2 minutes. And then gaano katagal din yung pag-store natin para tumigas na yung ating yung ating wax, yung ating candle? Actually, it depends kasi sa size, pero for this size, mm-hmm, maybe 30 minutes. Okay, depende sa temperature kasi since naka-aircon naman tayo. Oh, yes. Okay. Yun! Ang saya naman! Diba? At lahat ng ito, meron pa siya rito mga ganito. Ano yung gamit ng ating mga, nandito mga dried, parang... branches ba to? Bulaklak? Yes, dried flowers. Oo, dried flowers. Ano naman po ito pang design niyo? Yes, pang design sa top ng candle. Yes, okay, yun yun. Buksan natin. Oh, eto. Eto, Citrus Sunshine. Ganun din, ang bango. Yes. Grabe, ang bango ng amoy. Yes, actually, I mix the fragrances. Oo nga. Iba-ibang fragrances yan na itong, na-mix. Yes. Ah, talaga? At nag-create ka ng sarili mo minsan? Yes. Ng amoy? Yes, yan mga yan po. Ako mismo yung nag-create. Ito combination, may lavender na, may chamomile pa. Ito ang bango nice na ito. Nice! Pwede ba natin fruits singgihan? Or hayaan na natin? Baka kasi dito sa ano natin, dito sa building natin. Naku, nakakatuwa naman ito, best itong ano eh, pampa-relax ha, lalo yes na sa mga maghapon kang nagtrabaho, yes, gusto mong mag-chill, diba, sa bahay ninyo. Yes. Ito yung isa sa perfect na pwede nyo pong gawin sa inyong mga tahanan. Ano pa yung iba pang mga produkto ng Homegrown PH, Ms. Daphne? Yes, so we also offer reed diffusers. Ito, and, ito yes yun. Mm-hmm. And air freshener, like mga air spray. Okay. Mm. Yes, and we offer also workshop for candle making. Yon! Okay. Saan ba pwede ka i-follow? You can follow us or message us at My Homegrown PH or for Facebook, Instagram, and TikTok. Love it! Magpakalma, yeah, magpakalma. Ah! Magpakalma na tayong lahat. Ayan! Yes. Magpa-chill! Magpa-chill na tayong lahat. Hi! Follow us! Mga Connect 25! This is Love and New Verbo! For more love, tulipets, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.